Good morning mga kagabays. We stop here in Lopez, Quezon, and then we visited another farm for breakfast here in Lopez. At nakakatuwa because this farm is owned by Zandy. Zandy po is very known blogger as Lost Juan. So makakasama natin siya ngayon, and he is the one preparing our breakfast, and titingnan natin, explore natin yung kanyang farm later on after yung breakfast. Ikaw lang sir, ang sa'yo lang idea pag landscape. Home architect. Food demo pa na ito. Yes. Dapat nagalang kami instruction. Hindi nga din ang takwan. Mga ilang area sir ang property mo? Buong lato. Oo. Almost 7. Pero yung umpisaan pa lang, pa-konti-konti. Hmm. Kailan ka sir nag-umpisa mag-umpisa mag... Yung building ko nito? Oo. May. Last year. Last year lang. Oh. Pandemic. Hmm. So, napakaganda ng lugar. Kasama pa ito yung, ano, yung dragon foot area doon. Hmm, lahat po. Pati yung sa may basketball area. Basketball court, oo. Oh. May tour pa ito mamaya. Lagi malulost na naman po tayo. We will lose our way out because nandito po tayo sa Lost Villa. Alam nyo po ba, talagang na-lost kami literally dahil hinahanap namin itong villa na ito or ang lugar na ito. At napaka-espesyal ng ating guest dahil ang nag-iisang famous travel vlogger and now a hacendero. Okay, so ladies and gentlemen, he is recently known to be one of the friends of Nas Daily. Introducing our very own guest for today, Mr. Juan. Yes, yes. Hello. Good morning po. Good morning. Welcome dito sa Lost Villa. Okay. Cool. Sir, can you tell us something about your journey as a vlogger? Can you share to us kung ano yung journey mo as a vlogger? How long have you been vlogging? What are your contents all about? Sort of start ako mag-vlog after I met Nas Daily. So yun, yung mga ideas kung paano niya ginagawa yung videos, dun ko nakuha yung concept ng paggawa ng vlog. Then, nag-full blast ako ng paggawa ng vlog noong 2018, noong first quarter. And then, yun, tuloy-tuloy na siya. And,
hindi naman goal na kumita sa vlogging. Parang ano lang, mapromote lang talaga yung Philippines. And yun, makapag-enjoy. Kasi, pagka-graduate ko, sabi ko ayaw akong magtrabaho. Hindi naman sa ayaw magtrabaho. Ayaw akong nang may boss. Ayaw ko nang may pressure. So, yun, gumawa na lang ako ng sarili ko. Okay. So, ngayon po, ilang taon na kayo? Ilang taon ka na ngayon? 18. Well. Hindi, 28 po. Oh, so you're 28 years old, and what do you think is the most fulfilling part of being a vlogger or content creator? Syempre, yun nga, sabi ko, it's not about the money, it's not about the fame, it's about yung pagpo-promote mo sa Philippines without asking anything, di ba, from them. At least, natutulungan mo yung mga locals and then different communities na makapag-provide ng tourists para may pagkakitaan sila. Okay, right. So, anyway, please do invite everybody to visit your villa. Kailan siya open? Ano yung mga best activities that we can do here? What can they look forward to? Ayun, so I'm inviting everyone to visit Lost Villa by Lost Juan, syempre. And dito, literal na malulost kayo kasi wala kami signage sa labas. Mag-Google kayo para at least malaman nyo kung yung location namin. And medyo mahirap lang yung pagmalapit na dito, may 3 kilometers rough road lang. But you'll surely enjoy our villa and yung vibes dito. And then, yung mga in-offer namin, tulad ng mga rooms namin, meron kaming king room, na good for two, meron kaming mga pang-barkada, and then, we also serve food na rin, na kasama naman sa inyong room, yung breakfast, and then we offer also yung butter package, and then yung dinner. And then, sa mga future plans pa namin, magkakaroon dito ng iba't ibang mga activities, tulad na lang ng ATV, since rough road, magagamit natin yung road for ATV. And then, gagawa rin kami ng trail dito sa bundok. Yeah. Is it open to the public now? How many can be accommodated? And what's the future of this villa, aside from the ATV? Ayun, so open na kami since last week ng September. So ngayon, nag-accept na rin kami ng mga overnight guests. And on January, hopefully fully operational na pati yung bar namin, and then yung restaurant. And then, by next year, may plan kami na magtayo pa ng something. Para at least, kung if you want to rent yung itong area lang na to, privately pwede. So, meron pa kayong choice. How much? How much if they rent the whole place? For now, the rent for the whole villa is 30,000 for 15 person with breakfast na yun. And then, all rooms, pwede niyong i-accommodate, and then kaya niyang mag-accommodate ng 20 person. Pwede rin silang magluto? They are not allowed. So, full board meal na yung 30,000. So, pagdating mo dito, wala kang dito sa loob. Napakaganda po nitong villa na ito, and kudos to you with your creative and imaginative mind. Grabe talagang nagagawa ng kabataan. Diba? Napaka-explorative ng ating mga utak bilang mga bata. Wow! Nakikibata! Ayan, so siguro na lang, one last word. How are you going to describe your place in one word? Lost. Wow. Very, very, very swak dun sa pangalan ng kanyang villa. Very lost. Ayan, so mawawala po kayo sa wish shot, mawawala kayo dito sa Lost Villa dahil sa kagandahan nito. So maraming salamat po, ladies and gentlemen. That is the Lost One here at Lost Villa. Thank you.